matindi mga kababayan yung mga pasabog na binitawan ng mga resource persons po sa pagpapatuloy ng Quadcom hearing ni Kerwin Espinosa. Tapos yung dati ng witness na si Colonel Royina Garma. I think hindi na mga kababayan makatulog ngayon yung trio. Si dating Pangulong Digong, yung kanyang dalawang senador, si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa nag-react na kahapon. Suntukin ko anya yan si Kerwin Espinosa sa mukha. Napakasin. At pabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, panat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Inungalingan niya, GAGO siya. Hindi ko kasi masabi sa inyo ng direkta yung GAGO. Kayo na lang. Si Bongo, tinitingnan ko yung mga balita ngayon. Wala pa yatang statement. So, itong tatlo mga kababayan, direkta ng ikinanta ni Royina Garma na sinasabing syuta ni Digong, nilaglag na sila mga kababayan kahapon. Hanggang gabi po yung hearing, almost 1 o'clock na po, nagtapos yung hearing ng Quadcom. Matindi po, from 10 o'clock in the morning to 1 o'clock in the morning the following day. So ito ngayon ang laman ng mga balita, mga kababayan. Duterte Bongo in Bato de la Rosa linked to drug war killings. Inimplement daw yung tinatawag nila na Davao model ng drug war sa buong bansa. Sabi dito sa Inquirer, Garma, Duterte rewarded cops for drug war kills. Umabot daw sa 1 million ang binabayad mga kababayan. At yung kwarta galing kay Bongo. Sabi dito sa Philippine Star, Royina Garma, Duterte sought my help for nationwide drug war reward system. Kaya sabi dito sa balita sa Politico News, oras na ng pagtutuos, Laila de Lima 6, Bato de la Rosa, accountability over false drug claims against her. Ang dami pong nadamay. Ayan po yung mga kagimbal-gimbal na binitawang revelasyon sa Quadcom hearing. Ako tingin ko mga kababayan, with all these revelations na talaga pong kahindik-hindik, hindi na po tayo, hindi na ako magtataka. Kung halimbawa, biglang magbago po yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng ICC. Sabi nga po dito sa editorial ng Inquirer kahapon, no better time to work with ICC. Kasi po, sa totoo lang, pag tinignan po ninyo, tama si Neri Colmenares, invited po si Neri Colmenares, tapos si Attorney Conte, doon sa Quadcom, pasok po siya sa crimes against humanity, ang nakomit na mga krimen, mga kababayan, ng previous administration involving Digong mismo, Bato and Bongo, pasok na pasok po sa crimes against humanity. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Balik tayo mga kababayan dito sa ating programa. Talagang tama yung nasa Bible mga kababayan. In everything there is a season in time. Nasyak nga po yung mga congressmen kasi biglang may inilabas na sinumpaang salaysay si Royina Garma. Binasa niya mga kababayan at direkta niyang ikinanta si Digong, si Bongo, si Bato. Ang sabi po ni Royina Garma, after a week of reflection niya, na pag-isip-isip ko, kailangan ko na niya na magsabi kung ano yung aking nalalaman. Pumahagol-hol mga kababayan si Garma habang binabasa niya yung ganyang affidavit. Ikinanta niya yung sabi, direktang involvement ng dating Pangulong Digong na sinasabi, syuta niya ito po si Digong. Last week sa interview po, sabi ni Digong, nagkuhanan niya kami niya. Hindi ko lang po masabi ng diretso. Kaya sabi dito po sa balita ng Impact Leadership, Duterte Bongo in Bato de la Rosa linked to drug war killings. During the 8th public hearing ng House Quad Committee,
kahapon po na inabot ng umaga kanina. Kerwin Espinosa testified that Senator Bato de la Rosa pressured him to implicate then Senator Laila de Lima in the illegal drug trade. Espinosa further revealed that the directive... Sorry, ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. ...to implicate De Lima and the extrajudicial killings carried out during former President Rodrigo Duterte's administration originated from De La Rosa and possibly high-ranking officials including Duterte. Ngayon, ito naman po si dating Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO General Manager Ruyina Garma also testified, stating that Duterte financed the drug war, the war on drugs, seeking to replicate the Davao model of anti-drug enforcement. This model anya included financial incentives for killings linked to anti-drug operations. Additionally, Garma revealed that Edilberto Leonardo, who organized an anti-drug task force, submitted operational proposals for the task force to Senator Bongo, Duterte's close aide at the time. Matindi po yung pasabog. And I think ito po yung dudurog sa political career nitong mga Duterte. Damay nito, pati si Inday. At yung mga henchmen niya, mga lieutenants, itong si Senator Bato at saka si Bongo, totally damaged, mga kababayan. Sabi nga ng isang analyst, ang mga Duterte, damaged goods na. At lahat ng mga dumikit sa Duterte, mga kababayan, lahat ng dikit, mga barkada nila sa politika, damay po. So hindi na tayo magtataka kung hindi midterm elections, walang manalo sa kanila, mga kababayan. And worse, baka magbago yung isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos with all these revelations. Daming revelations po. Baka magbago ang posisyon ng ating Pangulo sa issue ng ICC. Bumalik po tayo
as a member ng International Criminal Court. Kasi po, bukang bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang international-based, rules-based order sa issue ng West Philippine Sea. Kung lagi siyang ganun ang kanyang posisyon sa issue ng West Philippine Sea, pero sa issue ng ICC, iba yung kanyang posisyon. So, hindi consistent yung kanyang posisyon, mga kababayan, of international rules-based order. Tama pa? So, sa analysis ko, inaayaan muna ng ating Pangulo ang investigasyon ng Quadcom. Once na-convince siya na talagang kailangan talaga, with all the magnitude ng involvement po ng past administration dito sa issue ng war on drugs, which is can be classified, pasok na pasok po sa crimes against humanity, then baka po mag-change sa heart, mabago yung posisyon ng ating Pangulo at mismong i-turn over na po si Digong et al. Sa International Criminal Court. Kasi tingnan ninyo, crimes against humanity refer to specific crimes committed in the context of a large-scale attack targeting civilians regardless of their nationality. These crimes include murder, torture, sexual violence, enslavement, persecution, enforced disappearance, etc. Pasok na pasok po, mga kababayan. Ngayon mismo yung naging posisyon ni Nery Colmenares, in-invite po ng Quadcom kahapon. So sabi po dito sa balita, galing sa mismong affidavit na binasa ni Ruyin Agarma, iniayag niya yung direktang involvement ng dating Pangulong Digong at sa kani Bongo sa war on drugs sa funding. Sabi niya na si Digong po direktang hiniling yung kanyang assistance to find a Philippine National Police officer affiliated with the Iglesia ni Cristo to implement the war on drugs on national scale. Kopyahin daw yung Davao model sa war on drugs. So sa kanyang affidavit, mga kababayan, presented during the 8th public hearing ng Quadcom, sinabi po ni Garma, noong May 2016 na niya, nakatanggap ako ng tawag from then President Rodrigo Duterte instructing me to meet him where he sought assistance in finding a PNP officer na affiliated with Iglesia ni Cristo para i-implement yung war on drugs on a national scale. Ayon kay Garma, that the proposal for task force operations was submitted to Bongo, who was then serving as Duterte's aide. Sabi po si Bongo, siguradong habang sinasabi ito ni Garma, hindi na mapakali si Bongo. Para siyang sinasakluba ng langit at lupa. Alam niya, ito na yung katapusan ng kanilang political career. Ewan ko lang si Digong kung matatanggap pa after na malaman ng mga taga-Dabao kung gaano katindi yung ginawa ng kanilang leader, kung aayaan pa si Digong na makabalik as mayor or magdidesisyon na po ang mga Dabawenyos na subukan ang isang batang kandidato for mayor, si Carlo Nograles and Mix Nograles, to end the reign of the Dutertes in Davao at sa buong Pilipinas, including yung kanyang mga kaalyado. Siyempre mapapaisip yung ating mga mamamayang Pilipino kung ibuboto pa si Bongo at si Bato. Sa tingin ko po, malamang with all the revelations kahapon, totally crushed ang politika ng mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Ito, analysis ko man lang po, pananaw ko, pwedeng magkamali ako, tao lang po. Pero with all this, daming revelation, bombshell, sabi nga ng mga ibang naka-observe, nagre-react sa aking timeline, para niyang na-underestimate ng mga Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang po, wala mang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung Congress co-equal branch ng ating gobyerno. Kumbaga, binuksan ito pong itong investigation ng Quadcom dahil sa mga lumabas na mga controversies.
involving the activities of the previous administration. Sumingaw yung mga katakot-takot mga kababayan na criminal activities and irregularities na kung saan hindi man pwedeng yung Congress po magbulag-bulaga na lang po sa mga pangyayari, lalo't may mga complainants po. It will be dereliction of duty on the part ng ating mga congressmen na may mandato galing sa ating mga mamamayang Pilipino. Ako tingin ko wala mang instruction dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi nga natin po, in everything there is a season in time. Tama din yung sinabi ni Dilima. Oras na niya ng pagtutuos. Oras na napapanagutin yung mga nasa likod ng false drug claims laban niya sa akin. May waga po kasi magtrabaho ang kamay ng Diyos. Tulad ng sinabi po doon sa opening statement ni Congressman Benny Abante. Yan sabi ni Abante po. Justice will catch up to those evading accountability. Time of reckoning has come. Abante delivered a strong message during the 8th public hearing of the House Squad Committee, emphasizing the urgency of holding individuals accountable for the violence and corruption the committee has uncovered. Abante addressed those attempting to evade the law niya, including former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, borrowing the words of the late Mike Enriquez, "Hindi namin kayo tatantanan." He urged them to face the consequences of their actions, stating that it is better to be judged than to live in the shadow of wrongdoing. Justice will catch up to you sooner or later. It is a matter of if, but when. It is not a matter of if, but when, Anya. As we have always said, the time of reckoning has come, sabi po ni Abante. He underscored the Quad Committee's duty to ensure that those responsible for violence, corruption, and extrajudicial killings are brought to justice. Abante reaffirmed the committee's resolve to pursue accountability for these crimes. Ita ninyo mga kababayan, so the time of reckoning has come. Pati rin mga congressmen po, hindi makapaniwala sa naging desisyon ni Royin Agarma. Ngayon, tinanong ni Congressman Abante si Espinosa, si Kerwin Espinosa, sino niya yung nag-utos sa pagkakaalam mo para ipapatay yung tatay mo? Ayan po, pakinggan natin yung sagot ni Kerwin Espinosa. Noong nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakikita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narkolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So, naniniwala ka na ang dating pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas lahat. Utos na patayin ang papa ko. So, naniniwala ka na ang dating pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas lahat ng didiestro, titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Sa bagay, public knowledge man po na dati na nating naririnig yung utos ng ating dating Pangulo, kill. Proud siya. And ngayon nga po na nagkakandidato siya for mayor, nag-warning na naman po sa lahat ng mga criminals niya, umalis na kayo dito sa Davao, pumunta kayo ng Cebu o Maynila. Kasi niya, alam na ninyo ang mangyayari sa inyo. Ganon yung naging warning ng dating Pangulong Digong sa kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy. Palakpakan yung kanyang mga supporters. O ngayon, ito naman yung ni-reveal ni Garma tungkol sa pagkamatay ng isang mayor sa Batangas, yung Tacnawan City Mayor. Pakinggan natin yung sagot ni Garma sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez. Do you have also knowledge about
those other personalities who have been killed on the war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper, like the couple na Odicta. Di ba namatay po yun? Mayor Halili. Ah, ano yung kay Mayor? Mayors, sa Calabarzon niya, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong pagkakala mo sa pagkamatay ni Tony Halili? It was, he was shot during the flag raising ceremony. Yes, yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about the... Chismis lang kasi, Mr. Chair. Ah, okay. And I think important. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede po tumawid yung mga operatives. From, so wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, eh, na sila. Sino yung nagmalaking yan? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? So, daming ipapatawag po. Ano pangalan ni Albotra? Para Major Albotra magbigay ng linaw. Lieutenant Colonel nata. Yes, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. Matindi po? So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, according it was really to him, a plan. According to him, Mr. Chair. So, kailangan ipatawag yun. During that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP. Tahimik na. Matatakot na yung iba. Matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong ano, trabaho. They will call, just call you, and then it became a culture. Minsan, i-process kasi mag-intervene ang NBI. Mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganun. Kaya during my time sa CIDG, nasa Cebu City Police ako, tungtuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's how it, that's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Colonel, Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. So, mahaba-haba, mga kababayan, itong investigasyon ng Quadcom, ipanalangin natin ang safety ng ating mga magigiting na congressmen sa pag-aanap po ng katotohanan tungkol sa nangyari ng nung previous administration para mapanagot po, may harap sa batas. Pakinggan naman natin yung porsyon ng pagtatanong after na basahin niya yung kanyang affidavit ni Rowena Garma. Kasi iyak nang iyak si Garma, umakyat si yung congressman from Tarlac, Pampanga. Sabi ng congressman ng Pampanga, nakalimutan ko yung pangalan nun, ikuha na lang po ninyo. I-comment na lang po ninyo. Naalala ko na Aurelio Gonzalez, si Dong Gonzalez. Sabi ni Dong Gonzalez, iyak ang anya ng iyak. Baka anya isipin ng mga nanonood sa telebisyon, pre-nissure ka namin para magsalita. Kahit nga po pala sila, hindi nila akalain na may prepared affidavit po na babasahin si Garma. So hindi masyado maintindihan kasi iyak ng iyak siya. Kaya ginawa po, siyempre, the usual, ilalim siya sa interpellation. So ito yung pagtatanong ni Congressman Kabataan na Representative Raul Manuel. Pakinggan natin. Ating pinatawag ni former President Rodrigo Duterte. Nung pinatawag siya, ibinahagi ba yung plano na i-implement nationwide yung war on drugs? Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, nung mayor
si former President Rodrigo Duterte sa Davao, implemented na doon ang war on drugs based sa kung paano natin siya ngayon napoperceive.